Ayan na mga kabukals, buo na yung perya natin. Perya. Good morning mga kabukals. So nandito na naman tayo sa San Rafael. Bumibili tayo ng yero, 7 pirasong 12 feet saka 7 pirasong coco lumber ulit. Ayan pa ako. Ayan. So naka 4-5 na naman tayo mga kabukals. Pero ito eh ano na, pang finishing na po ng ano natin ng chicken coop. Yan po ay pambuladas. Yan, kasi kinapos yung ating lumang yero, ginamit nga natin pang siding. So, bili tayo ng pambuladas natin. Ayan. May pako tayo. Yan, talagang araw-araw na papalaban si Raptor mga kabukals. Ito kasi pambuladas, tapos magnenet kami. Inside ito pala. Ah, kulang pa pala ng siding ito. Mon, kailangan pa pala ng digis, no? Kapos tayo ng digis, eh, no? Sa isang siding. Digis. Sa baba. Di ba walang yero yung isa-isang side na yon? Wala pa pala ng digis, no? Digis yun, teka. Ay, kula pa pala, ma. Ha? Alin? Hindi, pang bulada siya, eh. Ha? So, hindi, sakto yan. Teka. Mga kabukals, bumili pa tayo ng isang yerong digis. So 5,000 po sarado yung napimili natin ngayon. Kasi yung isang side pala sa baba, wala pang yero. Yung kasing 12 feet para sa taas yan sa buladas. And then isa pa dun sa bubong na kinapos kahapon. And then yung digis para doon sa baba, sa siding sa baba. Kaya mga kabukas, nandito na naman kami. Hindi ko na mabilang ang day. Anong day na ba to? Ayan. Ito nga yung ating natapos kahapon. May bubong na. So, gagawin nila ngayon yung kulang na yero sa bubong. Tapos yung sidings dito. Ayan. Mamaya makita niyo mga kabukas. So, mag-discarga lang muna sila. Ayan. Buti ngayon ay wala nang ulan masyado. Wala nang ulan. Ano na lang, makulimlim na lang. Mula kayo na, hindi pa umuulan eh. Sana magpatuloy ng ganyan para ano, hindi na masyadong mahirap gumalaw. Palabas na yata yung bagyo, kaya lang ano, may kasabay kasi siya. May naki-hitchhike. Ayan. Kiner ba? Kiner yung pangalan eh. Ano pa lang eh? Helen nga tayo. Helen yung kasama niya? Oo. Yan. Medyo, ano, medyo nagastosan natin itong chicken coop na tumakabol. Kasi ito yung para sa layers natin eh. Kaya ano, ginagawa ko talagang pulido siya na maayos na maayos. Pero yung mga susunod na babaklasin natin doon, ano na, siguro parang bubong na lang talaga. Kasi parang ano, breeding pen na lang naman na yun ng ano, ng mga shamu natin saka mga dong tao. Hindi naman na sila mag-free range eh. And may mga existing po tayong fly pen doon saka mga scratch pen. Ang importante lang yung may masisilungan sila. So talagang bubong lang siguro yung gagawin natin sa kanila. I-utilize na lang natin yung mga materials doon. Kasi ano, ito talagang nagastusan ko eh. Katulad niya, naka
ilan na yung nabili natin materials. Kasi gusto ko talaga maging maganda yung ano, yung chicken coop ng mga layers natin. Kasi nga mga layers natin yung saka sila yung bread and butter nila, bread and butter talaga natin eh. Yung sa ano, sa mga kambing siguro ano, basta may papag lang sila. Kahit hindi na muna pulido yung kanilang kulungan, basta may papag lang sila, naka-elevate sila sa lupa, may bubong. Yung baboy, inisip ko pa kasi yung baboy ang medyo mabigat talaga diyan kasi kailangan natin mag-asintada eh ng and mag-semento ng flooring, pero yan. Maano naman natin yan. Anyway, may mga nabenta pa naman tayo mga lote na in-expect natin na magda-down na in the following days. So, may magagamit pa rin tayong pondo. Ayan. So, yun, malaking bagay din po pala yung mga nag-avail po ng lote dito sa Barangay Tugod, San Rafael, Bulacan. Yun nga, ano, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers ko, subscribers ko, mga kaibigan na nag-ano po, nag-avail po ng lote rito at nakakuha po tayo ng kahit papano referral bonus na ipangtustos po natin dito sa gastusin natin dito. And ayun nga, yun nga lang medyo ano na, tumukod. Barangay Tugod to mga kabukalas, kaya lang tumukod yung sales ko. Wala na kumukuha. Pero ito mga kabukalas, ayan o yung baba niyan, kay Ma'am Ninfa, kay Ma'am Eva. And then yung sa kabila, bakante yan mga kabukalas, nabakante po yan, nag-back out. So doon po sa mga nagdanais po, ayan o, dalawang lote po yan, talikuran, yung sabi baba na yan. Ito. Ayan, puntahan natin. Dalawang lote po yung talikuran. Ito kasi ito yung may linyang ano, yung may linyang pula. Kita niyo ba? Yung may linyang pula kay Ma'am Ninfa yan. 200 square meter yan. Yung sa tabi niya kay Ma'am Eva, 200 square meter yan. And then yung sumunod pa doon, nag-back out. So, nabakante po. So, kung gusto niyo po, dalawang lote talikuran, no? Dito sa block po namin, no? Available pa po yan. Ayan doon po sa bandang itaas na yon, yung may mga palayan na yan. Ayan, may mga palayan na yan. May mga available pa po dyan. May mga available pa po dyan. Nabubulol ako. May mga available pa po dyan. So again, 2,500 per square meter po. Minimum cut ay 100 square meter. Ang down payment po natin is 40,000. Reservation fee is 6,000. Ibabawas po yun sa down payment na 40,000. Upon reservation fee, meron po tayong 2 to 3 weeks na bayaran po yung remaining na 34,000 para sa down payment. And then pwede na po kayong magpagawa ng ganito, yung katulad ng ginagawa natin. And 6 years to pay po, habang nagbabayad kayo ng 6, kung kukunin niyo po yung 6 years term, ay ito na magagamit niyo na po, pwede na kayo magtayo ng mga ganito. Yung removable lang po muna. And pwede na kayo mag-alaga, pwede na kayo magkubo. Ayan. Ano ba to? 2,916 po ang monthly amortization sa isang cut po na 100 square meter. So kung dalawang lote po kukunin nyo, i-times 2 nyo lang po yun. That is payable in 6 years. Ayan. Yeah, so doon po sa mga nagdanais po, mga bago sa channel ko, yung mga napadaan, ito available pa po mga subdivided farm lots mga kabukalos, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. PM lang po kayo sa Kabukalas Farmer FB page kung interesado po kayo para po ma-assist ko kayo. Ayan. Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Ayan man? Layo din ako, pipitin. Ah. Talaga yan. Oo. Ayan. Ayan, eto nga po mga Kabukalas. Ito, kalsada to ah. Ayan, kalsada yan. May mga kalsada po. Ito pong sa akin, talikuran, isang block po yan mula doon sa baba. Hanggang doon po sa sinasabi ko na bakante. Isang block po kami. So ito, kalsada yan. And doon sa kabila ko, kalsada rin po yan. Ano yan, may mga dalawa yung exit point natin. Meron dyan, meron din dito. Ayan, dito sa lugar namin ha. Pero marami pong exit point yan. Hanggang doon kasi yung lote na to, yung property na to, hanggang doon pa. May mga exit point po yun. So lahat po yan ay may kalsada. May development po pa mangyayari dito. Kalsada, drainage, linya na kuryente at tubig. Yan. Ano po yan?
ang magpo-provide po niyan is yung seller. Ayan na mga kabokals, labo sa mga bago sa channel ko. May kalsada po, drainage, linya na kuryente at linya ng tubig. Pero since ano po po yun, hindi pa naman po kasi kaagad-agad yun, it will take siguro mga 3 years from now bago po nila makompleto yung mga amenities or yung mga development na nakasaad po sa kontrata. So ako nga po, ang gagawin ko dito is magpapaposo ako kasi pwede po magpaposo dito. Meron po itong mga baloy ng tubig dito. So yung hinihintay lang po natin yung gagawa at meron pa po sila kitinatapos. Pero magpoposo tayo dito. So ang importante lang po naman sa akin is yung kalsada. Pero sa kuryente, naka-solar naman ako dito. Solar naman ang gagamitin natin. Saka yung tubig is yung poso. Yan. Pero in the long run, yun nga, kung kayo po ay nagnanais mag-invest, in the long run, magkakaroon po ng development itong lugar na to. And syempre, ngayon po 2,500 per square meter ang presyo ng lote. Syempre, pagka nag-umpisa na po magkaroon ng development yan, hindi na po 2,500 yan. Tataas na po yan, maaari po madoble. Ayan. So yan, PM lang po mga kabokal sa Kabokals Farmer FB page. Doon po sa mga bago sa channel ko na napadaan lang. At interesado po na kumuha dito sa lugar na to. Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Ito nakita nyo, dito na ako mga kabokals. Oh. Here na me, where na you? Ayan. Kaya mga kabokals, umuulan na naman. At ayun na. Yun na po yung ating siding as. So makita nyo, sinasanggaan niya yung angge para yung angge hindi papasok sa kulungan natin. So yun po ang purpose niyan. Kala ko ano na kanina, uminit na eh. Napakainit na nga kanina, bigla naman nagbago yung panahon, no, mga kabukas. Sabay ulan na naman, oh. Pero sarap dito, lamig. Ang lamig ng simoy ng hangin. Yan. Angat pa konti. Sige pa konti. Yan. Yan mga kabokas, para pantay yung tukod, mga tatignan. Uniform. Yun o. Sa'yo yung talambre yan. Yan. So yan po, pananggalang natin sa angge. So paikot siya mga kabokals. Paikot na ganyan yan. Yan o. Diba? Namali lang ako kasi makapal yung nabili kong yero. Dapat pala manipis lang kasi mabigat. Ha? Oo, mabigat. Dapat pala yung manipis lang binili ko kanina. Hello, nandiyan na yan eh. Sa ano na lang, sa kulungan na lang ng baboy. Ganun gagawin natin. Manipis lang. Kasi gagawin din natin ng ganyan yung kulungan ng baboy natin para ano. Hindi sila naanggihan. So kahit umuulan, yung hangin nakakapasok pero hindi sila nababasa. Yan o. Laking tulong yan mga kabukals. Panangga lang sa anggi ng ulan yan. So ito, ano nga, well improved yung ating chicken coop ngayon mga kabukals. So dito natin ipapattern yung mga iba pa nating ipapagawa, yung kulungan ng kambing, kulungan ng baboy. Yan. Ganyan, ganyang style po lahat ang gagawin natin. Ang tawag dyan, bolera? Ang tawag dyan? Ang tarap ng anggi lang yun eh. Nakalimutan. Sinasabi ko yun, nakalimutan ko eh. Basta. Ang tarap ng anggi lang yun, yung bulado sa kasi dito yung taas eh.
Ay, iba ba yung buladas? O, pantakip daw na ang gaya. Higpita mo na. Ayan. May pako naman yan. Ang gagawa na naman sila ng isa. So, isa-isa ang kamit mga ka-vocals. Isa-isa. Paikot yan, gagawin nila dyan. Yan, kung ano mo yan, kung fantas portas dun? Dala ka na dyan. Ayan, silipin na uli natin mga kabukal sa kadalawa ng ano, kadalawa ng siding si Emon. Parang perya mga kabukal, so nakarating ba kayo ng perya? Parang perya yung ating ano, chicken coop. Di ba ganyan sa perya? Ayan, pero napaganda yan mga kabukal, so iwas angge. Yan. May tukot pa yan. Patay mo dito muna para pare-pareha sila. Yan. Okay, baba mo konti dyan. Yan, ganyan. Eh, ano mo dun? Paano may papako dun? Sa ibabaw. Ha? Sa ibabaw. May tibay ba yun? Ah, tutusukin mo. Oh, baba mo konti nan. Ah, ganun na pala. Yan. May, hindi na may bababa. Hindi na, anak. Nagpako na yung tukod tayo. Tingnan mo. Hindi pa. No. Ano eh, naka-usli yan. Pwede mo rin. Ha? Yan. Yan. Ayan, yan. Ha? Ayan, pwede na yan. Kaya lang paano papakuha niya. Yan, natuko dahil alim lang. Magpag sa mukha ko to. Pwede na. Parang angat pa na. Medyo angat pa nga. Hindi, mababa lang talaga to. Oh, pero okay na yun dyan. Ito santay oh. Oo. Pero okay na yan, huwag mo na itataas yan. Ito tataas na hindi. Hindi, okay na yan. Yung ganyang posisyon niya. Hindi, yung ganyang posisyon niya, okay na yan. Oo. Parang lundo yan. Ha? Parang lundo dito. Okay lang. Ito kasi tumaas eh. Ha? Ito ang tumaas eh. Yan okay na yan eh. Tignan mo. Kung titignan mo yung doon, sak, ano sila eh. Saktuhan sila eh. Parang mababa to? Ha? Mababa. Dito pa sa iyo. Eh sakto. Saktuhan lang. Saktuhan yan? Hmm. Nakalinyato doon sa ano eh, sa dulo eh. Ito kasi umangat, etong umangat eh. Na, nakaangat pa to eh. Okay. So, may baba mo yan. Para pantay sila. Isang pako lang naman yan, di ba? Pwede nang bunutin pa. Ilipat mo yun sa baba, ayan.
Baba mo konti nan, konti-konti. Oh, yan. Yan, okay na. Okay na, yan. Yan, okay na rin yun. Yan, okay na. Yan. Yan, makabukas. Gagamit na kami ng kawayan. Naubusan na kami ng kahoy. Kulang pa rin yung binili ko kanina. Kulang pa rin. Sinukat ko, subalit kulang. Pero ang ganda naman ng kinalabasan, mga kabukasan. Secure na secure natin mga alaga kahit malakas ang ulan. Then itong mga yero sa baba, magsisilverin pananggalang sa hangin yan pagka ano, para hindi sila direktang tamaan ng hangin. And same time, protection din nila. Yan. And then yung taas nyan, net na yan, yung palibot niyan, net. Tatingin ko lang, dalawa yan ah. Dalawa lang yan. Ngayon, itong bubong natin, nalagyan ng Bulkasil, mga kabukas. Malalaman natin yan pagkaumulan ng malakas. Ayan, kulang pa pala na isang yero. Mag-yero pa dyan mamaya sa Emon. Yan na. O, oh, yan, ganyan. Yan. Yan. Antay dyan. Eh, baba mo dyan. Baba, sige, baba pa. Ayan, ah. Yun, agad. Ganun lang, i-ano mo lang siya. Huwag mo na siya iangat. Oo. Ayos na. Kumanda pa tignan. Sinira niya, tiwala ako. Nagulat ako bakit meron siya. Hindi alam ko sa Angel dapat nilang. Meron daw ko ano, wayugin. Buti kami daw sa mama. Oo. Kaya niya ako nun eh. Kinabubukat niya sa akin yung mga bayugin. Oo. Yugin daw. Hindi, matadamay pa ako ah. Ah, naimik kayo na. Hindi makapasok pa kayo. Ayan. Ayan tayo sa kabila. Oh, meron naman na kayo. At saka natin ni Coco lang ito ngayon. Nag-iiyakan yung mga baboy mga kabukas. Ang dami na palang baboy dyan, no? Ang lakas umingay. Ang lakas umingay. Ang lakas umiyak. Papakain siguro. Ayan, ito na. Man, ikaw naman ng konti. May adjust pa yan. Tapat pala dyan. Tatapat pa pala dyan. So, pwede mo ba ipako sa kabila nyan? Tukod na dun eh. Ha? Tukod tayo dun. Hindi tatama sa gitna. Hindi, pagpapalitin mo lang. Alam pala eh. Ah, mag-a-adjust din yun. Hindi tatama. Ha? Hindi tatama rito. Ah, itong ano. Oh. Oh, sige, sige. Kaya, ito pala. Ha? Power mo mo. Kaya ipatukod na dun ngayon sa anchor. Ito sa loob. Yan, tukod dyan. Hindi ka dyan kakalabas.
Ano ba yan? Ah, okay na. Hmm? Oh, sige, okay na yan. Yan? Oo. Apa kalau main jana? Ayun, wala ba yan? Ha? Ayun, wala. Parang yan, pasangalan yun. Sige, Erwin. Masaya, oo. Ayun, mababa. Ayun. Ganda yan, ha? Baka may ganyan. Lagyan mo nga mo sa gitna. Bali pa rin. Pero okay na yan. Kaya. Hindi wala nga hanin tayo. Dito? Kalaylayan. Hindi wala nga hanin. Kalagyan mo pa lang ganon. Ng brace, di ba? Iangat mo na lang ganyan. Ayan. Angat yan? Oo. Dito, paano rito? Okay na yan. Pag lang ganyan? Oh, sige, ganyan na lang muna. Tignan natin pagka ano. Paano mangyayari 'yan pag nabasa sila? Sige, problem. Oh. Ayan, pinagawa tayo dito sa pag na ano 'yan, lilipat na natin yung mga manok diyan. Saan? Sa dito. Ah, pabalik-balik. Ito. Hindi, isang kanda. Alambre. Cage. Patong-patong na cage. Na alambre. Alambre daw lang. Ano yan? Ay, patong-patong. Oo. May alambre pa doon nun sa ano, ha? Natabunan doon sa may ano, sa loob ng bahay. Hangin dito, sarap oh. Sarap ng tulog mo rito, mo. Basta mo pakain mo na. Puro tulog na lang ginawa. Ay, yan. Yan. Yara? Ay. Ay, yung ano? 12.
Ako muna di ero. Kasi pa ako di ero. Kaya na? Ano yapot niya? Ewa, pakuha niya to. Up the place. Yan mo, ya, ya, ya. Ayan, sige, yan. Yeah, ako na. Talo din po. Ah, sige. Ah. Okay. Sobra pala. Ha? Sobra? Paano sobra? Teka. Deo, okay naman. Ha? Okay naman? Okay lang. O kapiraso lang naman, okay din. Okay. Kapiraso lang naman. Ito na yung ating bukong. Exciting sa tayo dito. Baka sa harap. Tama lang yung binili ko makapal. Kasi yung mahangin na yung manipis, baka mapunit ka agad. May ano pa yan? May brace pa yan. Ito na yung ating bukong. Haba, di ba? Perya yan, mga kabukas. Eh, mamaya may pabola na tayo. Joke lang. Ganda niya, no? Pag natapos yung mga kabukas. Safety, safety at mga lagi. Hingga lang talaga. Medyo pinasusan natin ng konti talaga. Hindi lang konti. Pero maganda naman yan, mga pang kasi ito talaga yung area natin pang matagalan na natin ito. No, talagang ano na. Pinagawa na natin ng maayos talaga yung kulungan para isang bagsakan na lang pang malakasan na pang diinan na. Ayan. Para dire-diretso natin pag negosyo na brown eggs. Diba? Okay, so all right. Kesa yung tabing-tabing.
tabing-tabing tayo ito. May naka ano nakagat tayo na sidings. Pananggal lang sa angin. Kasi kailangan tabi-tabi. Para yung air circulation is permis. Magandang circulation. Saka maganda rin tignan, maliwalas. Kasi pagka marami po nakasabit na tabi-tabi, parang ano, ang dilim tignan, ang init tignan, di ba? Pero pagka ganyan lang, maliwalas siya tignan. Dagdagan mo man, medyo ano, matibay. Kasi ano, pinapos tayo ng pamako na dun makabukas. Nakasampay na siya. Kailangan matibay yung pamako. Sarap yung hangin ngayon, mga kabukas, malamig. May bagyo kasi. Yan. Okay. Lan el tres. Ay, diyan tayo tres. Ha? Dito na yan. Ayan mga kabukas, so nag-stop kami dun sa dito sa dalawang sidings namin. Kasi yung dun sa kabila, mataas, kailangan namin ng tabla bukas na tungtungan. So ito munang itinutuloy nila ngayon yung siding sa baba, and then maglalagay ng mga balagbag na kawayan para kabitan ng net. Yan. So bukas namin tutuloy, meron pang doon pa-L pa yung kulang namin na sa taas. Sige, ano mo na lang. Pilitin mo na lang. Bumukay yung ano eh. Oo. Oh. Pinangin. Yeah. Hindi naman malakas siya mga yan. Hindi naman nila kayang siraan niya pag ano. Maganda rito sa pinaglagay natin mga kabulas. Medyo patag kaya yung ano. Evenly patag. Nakasayad talaga yung hiyero sa lupa. Walang angatan. Yan, walang angatan. Tapos na magbabalagbag sila ng kawayan. Paikot. Yun naman ang pagkakapitan ng ano natin, net. Yan. Added protection din kasi yung mga kabukas, yung yero na yan. Against predator. Kung may mga predator na gusto pumasok, at least mahirapan sila pumasok kasi yung ibaba matiba yung ano yung sidings natin. Hindi lang basta net kasi pagka net yan madali lang mabubutas. Let's say may bayawak yan, number 1 kasi yung bayawak, meron yan siguradong bayawak dito eh.
hindi basta-basta mapapasok ng bayawak or ng ano, sawa, kaya mga ganyan. Kaya mga kabukot, so ito yung masabi ko na ano, balagbag. Ayun, ginagawa ni Emon. So dito po natin itatali yung mga net. Tatanggalin. Hindi natin bibihin to para buwan lang yan, ganyan. Yan. Yan yung balagbag natin mga kabukals. Paikot yan. Pero lang sa pinto, syempre mayroon tayong opening sa pinto. Dalawang pinto kasi yan eh. Ito yung para sa entrance na nagpapakain. Yun yung kanilang range area. Sila lalabas. Yan. Kasi nga ito, from here, isang diretsuhan pong pathwalk yan gagawin natin dyan. Para madali yung pagmamanage. Hindi na paikot-ikot, isang diretsyong pathwalk yan. Nandiyan sila sa mga gilid-gilid lahat, mga alaga natin. Yan. Tiba yan. Tiba yan mga kabukals. Baka magbago pa yung sinabi ko kahapon na ano, mga kabukalas. Dito kasi yung kambing natin eh. Plano ko dito yung kambing and then sa gitna yung baboy. And then yung project natin na secret. Project na secret. Siguro magka-cut tayo dito ng net. Magne-net tayo dito pag ganyan. Pak-pak, ganyan. Pa-el. Kapiraso lang yung kanilang range area. Masikatan lang sila ng araw. Siguro okay na yun. Kasi limitado yung ating space. Hindi natin afford na maglagay ng napakalaking range area. Tama na siguro yung makaalpas-alpas sila, mahanginan, masikat ng araw. Ayan. Then dito either kulong ng baboy, tapos dito yung kambing. Pero magtatabi talaga sila. Ayaw kasi ilagay yung baboy dun malapit kasi sa ano, doon kasi sila magkukusina eh. Plano ko una dito yung baboy, kaya lang naisip ko masyadong malapit sa kusina kasi dyan tayo magkukusina sa harap eh. Ayoko nang malapit sa kusina kasi syempre paano pagka mayroon silang halimbawa bumili ng baboy sa palengke, di ba? Dyan nila lulutuin, dyan itatapon yung pinagugasan, dyan magkukugas, and then nandito yung baboy malapit lang. So risky po kasi alam naman natin ang ASF is just around the corner. Kaya kailangan ng baboy malayo sa kusina. Kaya dito. Either here or dito. Pero tabi sila ng kambing. O pwede rin naman yung kambing doon. Yan. Pwede rin yung kambing. Makita natin yung mga kabukas. Unti-unti. Ayaw kasi nahirapan ako mag-drawing. Ilo-drawing ko sa karton. Ginawa ko kahapon, nahirapan ako eh. Mas nahirapan ako mag-isip eh. Ha? Ano kasi ako eh. Ano bang tawag doon? More on ano ako eh. Hands-on kasi ako. Hindi ako yung theoretic na tao. Yung mahilig sa drawing, sketch, plano. Hindi kasi ako ganun eh. More on ano ako eh. Hands-on. Kumbaga, go with the flow. Kung ano yung nakikita kong possible na pwedeng gawin, yun ang ano ko. Hindi ako ma-drawing na ano tao. Na naka-plan, naka-drawing lahat ng plano. So tingnan natin, tapusin muna natin to and then mabubuo sa isip ko yan kung anong isusunod natin yan. Ayan. Ayan na mga kabukals, buo na yung perya natin. Perya. Ayan. So meron na tayong sidings.
may bubong na po. Meron na po sa baba. May mga pamako, may mga balagbag na para sa kapitan ng net. And ayan, may posi na para sa pinto. May pinto pa doon sa kabila. Ayan o, dito. Ayan, may pinto pa rito. Ayan. So, dito bukas sila, dito naman sila bukas mag-aano, mag sa sidings. Ayan. Haba makabukas, oh. Diba? Haba. Mas marami tayong mailalaman na deca brown diyan pag ano. Ayan na mga kabukas, oh. Unti-unti na po nabubuo yung ating chicken coop. Mabukas sa panibagong araw na naman. So, yan, magpapack up na kami at maghahanda na kami para umuwi na naman. Pero ayan na, ayan po yung ating na nagawa ngayon. May bubong na po yung ating chicken coop. May mga sidings na sa baba, meron na rin. May mga balagbag na tayo. Ayan. Bukas, kakumpletuhin na nila yan. Kinulang pa rin sa kahoy. Ayan, bibili pa rin tayo ng kahoy bukas. Saka, ayan, pako. Pero, konti na lang naman yan. And bukas, baka sana makumpleto na para mailipat na natin ating mga deca brown. Ayan, so mga kabukas, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat pa ng mga solid kabukas, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boy at Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikit sa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!